or automatic transmission na kotse, okay lang bang mag-shift ng gear habang umaandar ang sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, it's a follow-up question dun sa naging previous vlog ko, no, with regards automatic transmission na paano gumamit ng D3, D2, and L, no? So in-explain ko yun dun. Now, ang isang follow-up question dun is kung po pwede daw bang mag-shift o halimbawa nasa drive ka, pwede mo daw bang ilagay sa D3 o D2 habang umaandar ang sasakyan. O siguro i-relate na rin natin kung pwede ka bang mag-manual mode pag nasa drive ka habang umaandar ang sasakyan. Well, technically, pupwede naman. Okay? Walang problema doon. Pero ito yung precaution dyan. Dapat nasa mabagal kang takbo or nandun ka sa ideal speed nung gear na iseselect mo. So, ganito. For example, umaandar ka ng 100 kph. Hindi yan recommended na ilagay mo sa D3. Kasi yung D3, sabihin na natin ang maximum speed lang yan, depende to sa kotse, pero around 30 to 40 kph lang. So, ano yung posible mo ma-experience dito? Pwede kang maka-experience ng sudden engine brake at posible na baka hindi mo makontrol yung sasakyan. Kaya nga, as they recommend, kung babasahin nyo rin sa manual, pag tayo ay magpapalit ng gear, dapat mabagal lang ang takbo natin para hindi natin ma-experience yung engine braking. Although ito matatalino naman ang mga automatic transmission. Usually, hindi nila yan papayagan or pababagalin talaga nila yung kotse mo bago nila i-engage yung gear, no? Ginagawa naman yan talaga ng automatic. Kumbaga yung driver error medyo mas lessen sa automatic. Pero yun nga, para na lang mas safe, no, na hindi ka magka-problema sa transmission, hindi ka ma-aksidente, mas recommended pa nagpapalit ka ng gear dapat nasa low speed ka lang. So halimbawa, yon ay scenario na ulit. So tumatakbo ka ng mga 60 kph, hindi yan recommended na ilagay mo sa L agad-agad. Kumbaga, sabayan mo muna yung speed ng L. So halimbawa mga 10 to 20 kph lang yung L. So dapat ganun yung speed mo bago mo ilagay sa L. Sa mga may manual mode na kotse, yung automatic transmission pero may manual mode, yung drive, pwede mong i-ship yan sa manual. At usually lalabas dun kung ano yung gear na naka-select na, kumbaga kung ano yung gear na naka-engage. Then pag mali yung ginagawa mo, like for example, tumatakbo ka ng mga 20 kph, nasa manual mode ka, nag-akyat ka ng dalawa. Okay, so nag-akyat ka ng dalawa, so ilalagay mo sa fourth gear, usually hindi yan papayagan, mag-a-alarm yan o mag-beep. Ilalagay ka muna yan sa third gear, then pag na-accumulate mo na yung speed, tsaka palang ikaw papayagan na pag nag-shift ka ulit, papayagan ka mag-fourth gear. So ganoon naman yung mga ano. And usually sa may mga manual mode na kotse rin na automatic transmission, pag nasa fourth gear ka, sample na lang, fourth gear ka at bumabagal yung takbo, nagpepreno ka, kusa siyang nagda-downshift. Okay? So ganoon naman yung sistema ng may mga manual mode. Pero dun sa may mga nakalagay na D2, D3 or L, ang ginagawa talaga diyan is kung halimbawa nakalagay sa D3, maximum speed mo lang diyan is around 30 to 40 kph. So kumbaga, ang gearing niyan, 1, first gear, second gear, third gear lang. Hindi niyan aakyat ng fourth gear o fifth gear pa kung 5 speed automatic yung inyong sasakyan, ano. So ganun lang mga paps, no. Doon sa question na, salamat pala doon sa nag-question, ano, kung pwede bang itakbo o tumatakbo habang nagpapalit ng gear. Pwede. Yes. Pero sana low speed para hindi ma-stress yung ating transmission at ma-less din natin yung possibility na masira yung transmission natin, then yung possible na ma-accident ka, ano. So ganun lang naman yung idea. Pero yun nga, matatalino yung mga automatic transmission. Pag mali yung ginagawa mo, hindi naman pumapayag yan. Pero may mga pagkakataon na pwedeng pumalya yan. At yun, baka dun kayo magka-problema, no? So yun, kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. At sa Facebook, click mo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click mo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.